To request the family of the duly elected President Ferdinand Bongbong Romualdez Marcos Jr. to accompany him to the rostrum. Nakikita po natin ngayon sa ating TV screen na maging si dating First Lady Imelda Marcos ay aakit din sa rostrum. At kasama na po ni duly elected President Ferdinand Marcos Jr. ang kanyang pamilya sa rostrum. Malalayan siya at aakit na sa rostrum si dating unang bilang Imelda Marcos. Kasama ang may bahay, ang First Lady, magiging susunod pa ating bagong First Lady ni sa Attorney Liza Araneta Marcos. Naroon din ang isa sa mga anak ni duly elected President Marcos Jr. at ang kanyang kapatid na si Senator Amy Marcos. At isa pang kapatid, Irene. Si Irene. Irene at nandiyan din siyempre ang ilang apo. Siya po, si President-elect Bongbong Marcos, ang ating labing itong pangulo na elected president. Bongbong Marcos, 17th President of the Republic of the Philippines. Kasaysayan itong naganapang ito, Sheryl, dahil ang huling ang kanyang ama ay naging kasambung pangulo. Mula 1965 hanggang 1986. At kanina nga napanggit si Senator Amy Marcos na abot langit ang kaligayahan ng kanyang ina na makita ang pagkata-elect dito kay Bongbong Marcos bilang pangulo. Dahil matagal niya ng pangarap talaga ito, Sheryl, na maging pangulo itong si Bongbong. At ang susunod dito ay ang magiging inaugurasyon at kung sila raw po ang tatanungin, gusto nila ito sa Quirino Grandstand gawin ang inauguration ni duly elected President Bongbong Marcos Jr. Kinukonsidera rin daw nila ang ceremonial hall ng Malacanang pero hangga't maaari ay gusto nila itong outdoor ang maging venue. Yan. So yan na po ang naging proseso ng official proclamation ni bagong pangulo, President-elect Bongbong Marcos bilang ating 17th President ng Pilipinas. Yan na mga natin kung magpapaunlak ng parayam si Marcos at si Duterte Carpio sa mga reporters mamaya. So, kapalan po natin yan. Huwag kayong bibitiw mga kapatid. Magpapalik pa rin po ang Frontline Pilipinas.